ako. Paklab na sumbong sa kapatid ko. Hay nako. Sige na nga. Okay, get prayer book, then open it in page 53. Answering for 30 minutes, then I will leave you for a while because we have a meeting. If you have a meeting, ikaw ang gagawa ng project ko at huwag kang magsusumbong sa kapatid ko. Kaya pa lang kitaas ang grades mo? Dahil iba pa lang pinapagawa lahat ng output mo? Ano kita kina mami at daddy? Pakialam meron ka talaga. Ryan, bansakan ako! Sumbong talaga kita. Magaling naman talaga, ang taas ng grades mo. Nagmana ka talaga sa akin. O, Chirin! Palibasa kasi, she got very good grades. Nahiya siguro siya makakita sa inyo at pinagalitan pa ngayon ng teacher namin kanina eh. Totoo ba yan, Chirin? Totoo, Chirin. Totoo ba yan, anak? Bakit ba palagi na lang si Cherilyn? Si Cherilyn, at least ako kahit ganito lang grades ko, I tried to catch up. Hindi ka tulad ni Cherilyn, binabayaran ang kaklase namin para gawa ng activities niya. Bakit? Nakikita niyo ba siya nag-aaral? Gumagawa ng projects? Di ba hindi? Ba't mo sinisiraan ang kapatid mo? Go to your room now. Wala kang alam ang next month. Cherilyn! Of De La Cortez Group companies goes to Cherilyn De La Cortez, and the 30% of the flower shop goes to Cheryl De La Cortez. But 30% lang po, it's not fair. Guys, sabi ng daddy mo na mas mapagkakatiwalaan ang iyong kapatid na magpagkakbo ng iyong kapatid. Thank you, attorney. Ipinita ko na yung 30% share ko. Nadalita ako ng analisa. At yun ang damitin ko para mapalagong ko yung flower shop. Oh, really? Take care. Bye, sister. Ang hirap naman ito. Ayoko na!
sa inyo. Pasukin mo siya. Pasok po kayo, ma'am. Good morning, ma'am. May masama po akong balita sa iyo, Miss Dela Cortez. Ano yung masama balita na yan? Nalulugi na po akong balita yung kailangan yung natutunan ko sa ano? Hindi yan, ma'am. Kunin na ng bangko ang bahay at kotse mo dahil sa malaking utang na hindi mo pa nabayaran sa aming company. You can do this to me! Bigyan niyo po ako ng isa pa pagkakataon upang mabayaran ko ang pagkakautang sa inyong bangko. Pasensya ka mo, Yaya. Kailangan na talaga kitang balisin dito sa bahay. Bakit po, ma'am? May nagawa ko ba kasalanan? Wala naman. Wala na kasi akong pagsahod sa iyo at wala na rin akong pera. Ganun po ba? Natindihan ko po kayo, ma'am. Marami salamat na lang po. Pasensya ka na talaga, Yaya. Okay, ma'am. Ano pong nangyayari dito? Magbabayad ka ba o hindi? Ha? Parang awal niya na ho. Wala po akong pera. So wala kang pera. Ano pang ginagawa mo dito? Tawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Matagal na kitang pinapatawad dahil ikaw na lang ang nag-iisa.